Diretso ang mga ito sa tindahan ng Milka Creme Products na ilang hakbang lang mula sa factory. Kasendo, dito nga tayo sa Milka Creme at nakita natin itong mga produkto na to sa harapan natin, parang nakakatakam, no? Meron tayo dito kesong puti, mozzarella di buffalo. Ito yung mga pastillas natin kanina na binabalot. Ewan ko kung isa yung nabalot natin dyan. Nabalot natin kanina. Tapos yung yogurt, meron sila ibang flavors. Tapos ito yung bago, meron silang ito mga meat to. Carabao meat, ito yan. Bilang suporta sa mga nagkakalabaw, sinimula ng PCC ang Milka Creme. Kung saan makikita ng mga gustong magnegosyo ang mga posibilidad kung paano ay bebenta ang kanilang mga produkto. Kahit sino ay iniimbitahan dito para makatikim at masubukan ang mga produktong mula sa kalabaw. So yung mahirap magbalot? Oo, na-appreciate ko yung pagkain na to kasi na-realize ko hindi siya madaling ibalot. Ayan. Ang puti, no? Makikita mo, pagka purong gatas po ng kalabaw, puti talaga siya. Puting-puti siya. Sa ibang lasa. Masarap. Pero ano po yan, ha? Meron silang flavor na leche. Tapos, ito de leche din na mocha. And ube. Tapos, pandan. Yan. Ang bestseller daw nila itong leche. Ito yung tinikman din natin. Sa kanya sinubukan natin ibalot na hindi natin nabalot ng maayos. Choco. Ay, balita ko yan ang bestseller. Ito yung pinaka-mabenta. Umuulit talaga ako ng pastillas. Ito is choco. Very creamy. Kasi talagang mas mataas ang fat content. Naalala ko lang noon, nung mga high school or college ako, marami sa mga kaklase ko, pag dumadaan ng Muñoz, eh, pumupunta dito kasi masarap nga talaga yung yogurt saka yung pastillas nila. So, hanggang ngayon po, pagka Nina, di ba, dumadaan tayo. Yeah, daming tumadaan dito. Sinasadya talaga ito. Yes. Maganda nga kasi ang problema ng mga farmer ngayon, lalo na sa pagkakalabaw, is saan ibebenta yung mga raw materials nila, katulad ng gatas. Eh, alam naman natin na yung gatas, madaling mapanis. So, kung hindi nila mapaprocess yon, ilang oras lang, hindi na nila mapapakinabangan. Kailangan i-pasteurize talaga. Yes po. Kaya, hindi ganun kabilis din. Kaya talagang pasalamat ng ating mga ka-farmers, mga ka-agri sa PCC dahil meron tayong Milka Creme na siya nagiging outlet para sa kanilang mga produkto. Yes. Dapat malaman ng mga taga-ibang lugar na talagang itong project ito is maganda. Opo. At hindi lang dito sa Muñoz, pati sa buong Pilipinas, meron mga reseller na rin eh. Yeah. Yan, pwede na sila makabili. Kaya nga sa ating mga ka-agri na gustong magnegosyo, lalo na yung mga may kalabaw, maraming institusyon ang gustong tumulong sa inyo. Kagaya ng Philippine Carabao Center na makakatulong, no, sa ating mga farmers. Basta negosyong saling sa kalabaw, agree ako dyan.